Выстрел! Magandang araw, kaibigan. Ito ang isang ulat, araw-araw. Ang Russia ay humaharap sa bagong hamon habang patuloy ang digmaan. Dalawang araw nang nakakalipas, sinabi ng mga voluntaryong Ruso na lumalaban para sa Ukraine na sila ay nagsasagawa ng isang pag-atake sa krus ng mga hangganan ng rehiyon ng Russia na Belgorod at Kiev, at sila ay nakikipaglaban na aktibo. Ang balitang ito ay nagpadala ng mga alon ng ulat sa buong Russia. Ang mga mandirigma mula sa Legion ng Kalayaan para sa Russia, ang corps ng voluntaryong Ruso at ang voluntaryo mula sa batalyon ng Siberia ay kasalukuyang kasali sa operasyong ito. Ang Legion ng Kalayaan para sa Russia ay nagpapayag ng kanilang maaksyon sa social media. Sinabi ng Legion na sila ay nakasira ng isang Russian armored military vehicle sa bayan Tokino sa rehiyon ng Kiev. Sinabi naman ng isa pang grupo, ang batalyon ng Siberia, sa social media, tulad ng ipinangako namin, kami ay nagdadala ng kalayaan katarungan sa aming Russian land. Inuulat ng isang kinatawan ng Legion ng Kalayaan para sa Russia na kasalukuyang may laban sa teritoryo ng Russia. Naglabas ng pahayag ang Legion na ito, narito kami upang palayain kayo mula sa kahirapan at takot, upang palayain kayo mula sa diktadurang ipinataw ng isang teroristang organisasyon na naghahasik ng kapangyarihan. Pangako ng mga mandirigma na babawiin nila ang kanilang lupain sa bawat sentimetro mula sa rehimen ng Russia. Samantala, pumasok ang mga voluntaryo mula sa batalyon ng Siberia sa teritoryo ng Russia. Naglabas sila ng isang video na nagpapakita ng isang grupo ng mandirigma na nag-advance sa pagpasok sa isang kagubatan. Sinabi ng mga mandirigma ng batalyon ang sumusunod na pahayag. Laging sinasabi namin, ang mapanakot at diktatorial na rehimen sa Federasyon ng Russia ay hindi maaaring mapatalsik ng mapayapa. Laging sinasabi namin na ang rehimen ito ay maaaring alisin lamang sa pamagitan ng armadong resistensya. Ngayong gabi, nagsisimula kami na tuparin ang pangako na iyon. Ipinamahagi ng Legion ang footage ng pagsisinungaling sa hangganan ng Russia. Ipinakita ng video ang mga voluntaryong Ruso na pumapasok sa teritoryo ng Russia sa dilim ng gabi na may mabibigat na kagamitan. Ikinagugulat ng mga otoridad ng Russia ang pag-ataking ito. Isang kamakailang atake mula sa Ukraine ng mga grupong oposisyon sa Russia laban sa Kremlin ang nag-udyok ng mga tawag para sa emergency evacuation sa mga pangunahing rehiyon ng Russia. Ang rebelde na grupo ay naglabas ng tawag sa isang platformang mensahe. Hinihikayat ng grupo ang mga residente ng rehiyon ng KSK at Belgorod na agarang mag-evacuate dahil sa patuloy na pambobomba ng Ukraine at pagtaas ng tensyon sa mga hangganan ito. Ang unyon ng mga voluntaryo ng Russia ay naglabas ng sumusunod na pahayag. Muling nananawagan kami sa mga residente ng KK at Belgorod regions. Wala pang anumang hakbang na ginagawa ang inyong liderato upang protektahan o i-evacuate kayo at patuloy ang pambobomba sa mapayapang mga lungsod at baryo sa Ukraine. Kailangan naming tumugon sa mga militar na target sa mga border areas. Mag-evacuate kaagad ang Legion ng Kalayaan ng Russia, ang corps ng voluntaryong Ruso at ang batalyon ng Siberia ay mayroong iisang layunin na palayain ang Russia mula sa tinatawag nilang diktatura ni Putin. Sa bandang huli ng araw, nagpaputok ang Ukraine ng hindi bababa sa 8 missile sa Russian Belgorod border region. Sinupo ng mga missile ng Ukraine ang 2 tao at nasugatan ang 12 pa. Nagkandak din ng mga pwersa ng Ukraine na mga cross-border raids sa mga rehiyon ng Belgorod at KSK ayon sa lokal na opisyal. Sa operasyong ito, sinira ng mga mandirigma ng Ukraine ang 5 kalaban na tangke at 4 na armored infantry vehicles. Ang mga long-range drone strikes at ang Ukrainian offensive ay nagaganap sa panahon na halos tiyak na tatakbo muli si Russian President Vladimir Putin sa eleksyon. Sinikap ni Putin na pahihintulutan ang mga Ruso na manatili sa kanyang kapangyarihan habang ang digmaan sa Ukraine ay pumapasok sa 3rd taon nito. At sa gitna ng kanyang sinasabi mga panlabas na banta sa bansa, inudyukan ni Putin ang mga Ruso na pumunta sa mga botohan at inilarawan ang paglahok sa mga halalan bilang isang pagpapakita ng pagiging makabayan. Itinatag ni Putin sa mga Ruso na ang tanging pagmumulan ng kapayapaan sa bansa ay ang taong bayan. Pagkatapos ay sinabi ni Putin ang mga sumusunod,
hindi lamang dapat mong iboto ang iyong iboto, kundi pati na rin ang malakas na pagpapahayag ng iyong kagustuhan na ito'y mangyari. Ang iyong personal na paglahok sa patuloy na pag-unlad ng Russia ay isang hakbang tungo sa kinabukasan. Mula nang umupo sa kapangyarihan, halos 25 years na ang nakakalipas, tinanggal ni Putin ang lahat ng independent media at mga tinig ng pagtutol sa Russia. Lalong nagiging matindi ang rehimeng mapanupil ni Putin, lalo na nung matapos ang pagsalakay sa Ukraine. Pinaniniwalaan ng mga analyst na nag-aalala ang Kremlin sa mababang bilang ng mabutante sa loob ng 3 araw ng butuhan. Dinawang ni Sam Green ng Center for European Policy Analysis sa Washington ang eleksyon ng Russia na isang pandaraya. Sinabi niya na kontrolado ng Kremlin kung sino ang nasa balota, kung paano sila maaring magkampanya. Hindi pa masabi na kontrolado rin nila ang bawat aspeto ng pagboto at pagbilang ng boto. Nananawagan ang oposisyon ng exile ng Russia sa mga Ruso na magprotesta sa eleksyon sa pamagitan ng pagtitipon sa mga botohan sa tanghali ngayong weekend upang ipahayag na hindi nila sinusuportahan si Putin. Ang kaganapan na tinatawag noon laban kay Putin ay tinataguyod ni Yulia Navalnaya, ang asawa ng pinakakilalang lider ng oposisyon sa Russia na si Alexei Navalny, na namatay noong nakaraang buwan sa isang liblib na piitan sa Arctic. Samantala, ang espesyal na kinatawan ng gobyerno ng China para sa Eurasia Affairs ay namumuno ng isang delegasyon ng mga Chinese observer sa Russian presidential election. Ang paglahok ni Li Hu sa proseso ng eleksyon ay sumunod sa kanyang mga malawakang diplomatic efforts upang malutas ang patuloy na Ukrainian conflict. Sa kabilang banda, matapos sakupin ni Putin ang Crimea noong 2014 at ito ay inangkin mula sa Ukraine, ang Tangway ay naging pangunahing paksa ng diskusyon mula Pebrero 2020 nang inokupa ni Putin ang Ukraine. Madalas na sinasabi ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky na isa sa kanyang mga layunin sa digmaan ay ang pagkuha muli sa Crimea at apat na iba pang mga rehiyon na inangkin ni Putin mula noong Setyembre 2022. Hanggang ngayon, nanatili si Putin na ang Crimea ay nauukol sa Russia. Samantala, ang opisyal na Kremlin ay paulit-ulit na nagsasabi na ang pagbabalik ng rehiyon sa Ukraine ay hindi kasama sa anumang posibleng negosasyon sa kapayapaan. Pinagtibay ni Macron, presidente ng France, na kung mananalo ang Russia sa digmaan, mababawasan ang kriminalidad ng Europa sa zero. Tinatapos ni Macron ang kanyang mga pahayag sa pagpapakatatag na ang France ay tumitingin sa Russia bilang kaaway dahil sa suporta nito sa Kiev. Patuloy na ipinapalabas ni Macron ang kanyang mga pahayag laban sa Russia. Mga taga-Roma, 13:12. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon na mamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mga kaibigan, parating na ang liwanag. Tayo maghanda at talikuran natin ang kadiliman. Humarap tayo sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo na nakikita na po namin ang liwanag, bagaman napakadilim, Panginoon, ng mundong ito. Ngunit dahil sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa amin ng pag-asa, naniniwala kami na malapit na ang araw ng kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagprotekta sa bawat isa. Gabayan kami at inaalay po namin ang aming buhay sa inyo ngayon at tulungan kami na talikuran ang kasalanan. Salamat po, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala sapat at aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.